siyang ano dito. Para kung sa pwede, dapat nakatagilid paglagay natin. So dito, nabili ko siya 1.4. Kasama na yung ano, streaming dito. Tapos nilagyan ko nito. Hoy, what's up guys? So, kumusta kayo dyan? Chris Ride Moto Vlog nga pala. So, isi-share ko sa inyo itong nabili kong top box. Kung gano'n sa kasulit at tamang pagkabit nito para iwas sa log. So, tara! So, ito na yung nabili kong top box, mga idol. Wow! Gustong-gusto ko kasi yung ganitong size na box at yung design niya kasi hindi masyadong maraming pula yung dito niya. Maliit lang siya. Tsaka napaka-elegant. Tsaka saktong-sakto sa aking motor kasi. Sana all. Ayan siya. Wow! Meron din siyang ano dito. Para kung sa back ride madikit siya, okay lang din. Ayun. So itong box pala ito, mga idol. Ang ano nito, capacity ng laki is 32 liters. So okay na rin to kasi nalalagyan ko siya ng full face helmet like nito. Buksan natin. 'Yon. Wow! Kasyang-kasya buong laki ng isang full face helmet, mga idol, na to. Large, saka meron na rin siyang ano, strap holder para sa camera. So kung itayo mo siya, hindi siya pwede. Dapat nakatagilid paglagay natin, mga idol. Ayan. 32 liters. Ito nga palang plastic nito. Ayan. Sa quality naman tayo sa plastic ng box na to. Ito ay made by, ayan, may naka-logo siya na PP. Ibig sabihin yan, polypropylene plastic. So, high-grade material siya. So, hindi siya basta-basta nasisira agad. Tsaka kung naiinitan, hindi siya agad-agad nagkukulay abo. Yung nag-fade agad, mga idol. So, sulit pa rin. Nice! Sa design kasi, mas gusto ko yung ganitong design. Kasi compact lang siya, hindi siya ganun ka bulky tingnan. Saka medyo paano sa pahiga kasi yung forma niya eh. Excellent. Isa pa na nagustuhan ko dito, mga idol, yung price niya. Maganda siya pero mura lang. Sa nabili ko siya sa isang online shop. So, maganda. Mura lang siya. Maabot lang ng 1,400. Unlike kung bibili ka dito sa shop dito sa General Santos, nag-inquire kasi ko before ako nagkumuha sa online shop, nag-inquire muna ako sa dito sa mga shop dito sa General Santos. Nagkakalaga to ng 2.5. So ang laki ng difference, mga idol. So dito nabili ko sa 1.4 kasama na yung ano, shipping fee. So saan ka pa? Sulit na sulit. So sa pagkabit naman nito, mga idol, isi-share ko sa inyo. Ito siya, oh. Ito yung kasama niyang bracket. Nalagay ko na siya. Tapos una ko talagang binili itong ano niya, Sparrow bracket para kay Supra GTR. Ayan, Supra GTR 150. Sparrow bracket ito. Ayan. So which is okay naman, makapal. Sana hindi mag-crack kasi alloy lang ito, mga idol, saka hindi naman talaga to original na 4 GTR. So kinonvert ito from Sniper 150 to Supra GTR. So okay naman, saktong-sakto din naman. So ito yung ano niya, steel plate bakal. So ayos, matibay. So yung may kasama siyang dalawang bar,
ganito. Hindi ko na sa nilagay kasi napaka pangit ilagay. Hindi sa bagay ilagay dito sa ating ano, sparrow bracket. So, ang ginawa ko mga idol, ito. Naglagay na lang ako ng washer. Para, yun o. Nilagyan ko siya ng washer dito. Yan, ikabilaan. Tapos, washer din dito. Tapos, nilagyan ko nitong kunting accessories na ganito. Yan yung ayaw ko dito kasi sobrang haba ng tornilyo niya. Kitang-kita sa daan, o. Yan. Ganyan siya mga idol, o. So, sa paglagay naman idol, mga idol, para hindi siya maalog, papakita ko sa inyo. So, ang una kong nilagay, ginawa, sinukat ko muna, kumuha ko na itong ano, rubber mat para sa ating mga baby. Mga hindi na nagamit to. Tapos, binutasan ko siya, yan. Tapos, nilagay ko siya dito. Yan, para hindi siya maalog. Lagyan nyo to, lagyan nyo mga idol ng ganito. Yan. Lagay nyo dyan. Tsaka isa pa. Yan. Kasi minsan dito yung umalog, yung parang nagbabanggaan yung dalawang bakal. So, maalog talaga. So, okay na yan mga idol. So, ilagay na natin. And then, i-post natin yung color red. Ayan, post natin to. Para mag-lock siya doon sa pinakalikod niya. So, ayan mga idol, nalagay ko na siya. Ayun, fit na siya. Ayan, galing. Ayan na. Hindi na siya malog. So, ganun lang kadali mga idol. Lagyan nyo lang ng rubber mat or yung iba nga is yung interior na rubber sa motor. Yung nilalagay dun sa ilalim. Patong-patongin mo lang yung interior na rubber para ipatong mo lang dyan para hindi siya maalog. Yan. Kitang-kita mo talaga yung tornilyo. Ito ang ayaw ko dito. Yung haba ng tornilyo nung binigay ng ano, sealer. So, chokes naman. Yan. Yan, bagay na bagay sa ating motor kasi. Sana all. Yan. L32. No? Sa swabbing na. So, kung may back ride ako mga idol, sakto lang din naman. Hindi naman masyadong dumidikit yung likod niya. So, kapag nilagay nyo dito yung base plate niya, i-atras nyo lang konti para pag may back ride ka, yung likod niya hindi tatama dito. Kasi dagdag bigat yan kapag tinamaan to ng likod ng backride mo eh. Baka mag-crack tong ano niya, sparrow bracket. Sa alloy lang kasi to mga idol. Mas maganda kasi yung ano, yung full metal. Metal talaga na bracket kasi mas maglo-long last yun kaysa sa alloy. Ang alloy kasi is malambot talaga yan na metal, parte ng metal. Compare sa iron na steel talaga. Bola lang yan. So, yun lang mga idol yung may share ko sa inyo. So, salamat. Ride safe tayo palagi and God bless you all.